Taon ng 1999. Binata na si Tulan at tinatawag siyang kabagis ng kanyang kababata na si Puntok. Noong mga panahon na ito, labis ang pagtataka ni Tulan kung bakit halos araw-araw siyang pinagsasabihan ng kanyang mga magulang na wag siyang pupunta sa bahay ng kanyang Lolo Emilio. Wala naman siyang nakikitang masama sa ginagawa ng kanyang lolo at maayos din ang kanyang pakikisama. Isang umaga, si Puntok ay nagpunta sa bahay nila Tulan. May dala itong alak at magang-magang nag-aayang uminom. Kabagis! Diyan nanay mo? Wala. Tatay mo? Wala rin. O bakit? Anong meron? Simulan na laban! Ang aga naman yan. Siyempre! Para masulit ang linggo. Dala ko alak. Sa'yo na pulutan. Nako lagot. Bakit? Wala yata akong pwedeng iambag. Wala akong pere. Napangpulutan? Oo. Eh ano ginagawa ng gagapang na mga manok dyan? Nako, hindi sa amin yun. Sa lolo ko yun. Eh sa lolo mo naman pala. O di manghingi tayo. Nako, hindi pwede. Bakit na naman? Lagi kasi akong sinasabihin ng tatay at nanay na huwag akong pupunta sa bahay ng lolo ko. May problema ba ron? Lolo mo naman yun? Yun na nga eh. Eh wala naman sila eh. Tayo na. Sasamahan na kita. Nagpunta sila sa bahay ni matandang Emilio. Pagdating nila roon, wala yung matanda. Pero nakapasok sila sa loob ng bahay. Lolo? Lolo? Naka, wala yata. Dadamputin ko na yung dumalaga. Tamis ng buto niyan. Hindi pwede. Baka mamaya mapagbintangan tayong magnanakaw. Wala namang problema kung tutuusin. Lolo mo naman yan. Kahit na. Iba pa rin yung nagpapaalam. Ayoko naman yung parang lumalaki yung ulo ko. Sige na nga. Ikaw pala Tulan. May kailangan ka apo? Lolo, si Puntok ho. Puntok, bakit? Magandang araw po. Magandang araw? Kasi Linggo po ngayon. O tapos? May dala po kasi akong stateside. Aba, mukhang masarap yan. Talaga? maari po bang makadali ng isang dumalaga dyan? Dumalaga? Bakit yung dumalaga pa? Pwede naman yung barako para mas malaki-laki. Tsaka isa pa, kasama mo naman ang apo ko. O di sige, kunin nyo na yung isa. Sabi ko sa iyo mabait naman pala yung sarili mong lolo. Ayaw mo lang maniwala sa akin. Lolo, salamat po. Nakawala yun. Sige na, hanggat wala pang nanay at tatay mo. Manong Emilio, totale, nandito naman na kami. Mari po bang maitanong kung bakit? Pare, huwag na. Hindi. Nandito na tayo eh. Tanongin na natin. Kung bakit ano? Kung bakit ayaw ng magulang ni Kabagis na pumunta siya rito. Alam mo kasi Puntok, merong mga resa-resang kwento ang nakakarating sa mga magulang ng Kabagis mo. Siyempre ako naman, bilang isang matanda at gusto ng katahimikan sa buhay, mas nanaisin ko na ang ganito. Manahimik at hindi pagtanggol ang sarili.
mas malakas na sandata ang katahimikan kesa ang pakikipag sagutan na wala namang kapararakan. Sirain na nila ako kahit na kanino. Hindi ko na lang sila pagpapapansinin. Sige na mga bata, uminom lang kayo. Mag-enjoy kayo sa buhay nyo habang malalakas pa kayo. Lolo, pasensya na po ah. Wala yon. Sige na. Habang nag-iinom ang magkabagis, sa likod ng kubo nila Tulan, naitanong naman ni Puntok kung ano ba talaga ang dahilan. Naguguluhan pa kasi si Puntok nung mga oras na yon. Ganito kasi yon kabagis. Si Lolo at si Lola magkabukod na ng bahay. Si Lolo ko nandirito sa amin. Si Lola ko nandon sa Antique. Tapos yung tatay ko, anak nila. Alam ng tatay ko ang istorya ng buhay ng aking lolo at lola. Gustuhin ko mang kontrahin kanina si Lolo, pero hindi ko magawa. Bakit di mo ginawa? Ganito kasi yun. Hindi naman siguro ako ipapahamak ng tatay ko, di ba? Baka naman kasi galit lang yung tatay mo sa lolo mo. Kaya yung loob mo, pilit na nilalayo ng tatay mo sa kanila. Sabihin na nating hindi ka kayang ipahamak ng tatay mo. Bakit? Sa palagay mo ba, kaya ka bang ipahamak ng lolo mo? Tsaka yung sikre-sikreto na yan. Ano ba kasi yun? Asong ba siya? Mangkukulam? Mangbabarang? Kapre? Hindi naman siguro. Yun naman pala eh. Kaya kung ako sa'yo, sa akin ka maniwala. Walang tinatago ang lolo mo. Kita mo naman. Napakabait. Ang linis ng loob ng bahay. Mabango. Mas malinis pa nga sa bahay namin eh. Siguro nga. Pagkatapos nilang mag-inuman, isang oras ang lumipas, dumating ang kanyang tatay at nanay. Hindi pa man nakapagbabati noon si Tulan sa kanila, agad siya nitong inasbaran. Te, bakit ho? Anong bakit? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag kang pupunta sa bahay ng lolo mo, ha? Iniiwas ng kita sa maaring mangyari. Tayan, labo mo naman eh. Anong malabo ron, ha? Hindi mo kasi alam kung anong kayang gawin ng lolo mo. Sa akin ka maniwala. Anak nila ako. At ayokong mapunta sa iyo yung pilit nilang inaabot sa akin noong araw. Makinig ka sa akin. Ano ba kasi yun, tay? Bakit ba kasi hindi mo ako diretsahin? Tulan, hindi pa ito ang tamang panahon. Hindi pa. Pero tay, kung sasabihin mo sa akin, maintindihan ko siguro. Pero kung pilit mong pagtatakpan kung bakit, mas maniniwala na ako na galit lang kayo kay Lolo at pilit nyo lang nilalayo ang loob niya sa akin. Tay, tandaan mo, ang kasalanan ng Lolo, hindi kasalanan ng apo. Sadya palang makulit ka eh. Inasbaran na naman si Tulan ng kanyang magulang. Nasabay pa kasi sa init ng ulo ng kanyang magulang ang pag-uwi nito nang malaman na ang kanilang anak ay nagpunta sa bahay ni matandang Emilio. At kaya naman mainit ang ulo noon dahil hindi sila pinasweldo ng amo kasi nga hindi noon nagustuhan ang kanilang trabaho sa maghapon. Sa madaling sabi, sablay ang trabaho nila. Kaya naman pala mainit ang ulo mo, itay eh. Hindi pala kayo pinasweldo. Kaya nga. Hoy Tulan, minsan ko pang malaman na nagpunta ka sa bahay ng lolo mo. Hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Tayo, sabihin mo na kasi sa akin. Ano ba talagang dahilan? Sabihin na kaya natin. Hindi na. Huwag ngayon.
Basta wag ngayon. Dahil sa naguguluhan pa rin si Tulan sa sinasabi ng kanyang mga magulang, hindi ito napigil ng mga magulang niya na pumuslit papunta sa bahay ng kanyang lolo, dahil katabi lang naman yun, mga nasa 10 hakbang lang ang pagitan. Madalas pumupunta roon si Tulan, lalo na kapag wala silang makain, doon siya nang hihingi ng pagkain sa kanyang lolo. Katulad na lang ng bandang alauna ng madaling araw, nagugutom si Tulan dahil wala silang pagkain sa gabing yun. Lolo? Lolo? Ah, sino yan? Si Tulan po. Pagbuksan niyo po ako. O bakit na po? Ano yun? Lo, may pagkain ho ba kayo dyan? Eh syempre meron. Di ka pa ba kumakain? Hindi pa po eh. Eh halika, pumasok ka. Tulan, nakita ba ng nanay at tatay mo ang paglabas mo? Hindi po. Eh mainam. Alam mo kasi, nasasaktan talaga ako eh. Kapag nagsasabi yung magulang mo ng kung ano-ano. Pasensya na po, Lo. Halika na, kumain ka na. Bilisan mo lang. Baka magising yung tatay mo. Ayokong pumunta siya rito at magwala siya. Oho. Habang kumakain si Tulan, naitanong nito kung saan ba sa antike ang kanyang inang. Hindi ko rin alam kung saan siya tumira ngayon sa antike. Pero meron siyang tatlong bayan na sinasabi sa akin kung saan siya roon pupunta kapag kami naghiwalay. Eh Lolo, ano pong ginagawa doon ni Lola? Tsaka isa pa, bakit po kayo naghiwalay? Apo, mahirap nang magkwento. Lo, pati ba naman kayo? Hindi ba kayo nagtitiwala sa akin? May tiwala ako sa iyo. Kaya lang, mahirap na. Hindi natin alam kung merong nakamasid dyan sa paligid. Baka kasi marinig nung nagmamasid, eh maging delikado pa ang buhay ng iyong lola. Bakit naman po magiging delikado? Sino naman yung mga nagmamasid na yun? Apo, mahirap ipaliwanag. Sige na, baka tapos ka ng kumain. Sige po, Lolo. Tumatak sa isip ni Tulan, ano kaya yung parabang napakamatalinhagang sinasabi ng kanyang Lolo Emilio? Kinabukasan, nagkita silang dalawa ni Puntok dahil papasok na sila sa trabaho. Nagtatrabaho kasi sila sa hardware upang tagabuhat ng simento at ng kung ano-ano pa. Hoy Bagis! O Bagis, bakit? Layo ng tingin mo ah. May iniisip ka ba? May nangyari ba? Wala. Oh, ganun naman pala eh. Eh bakit? Layo ng tingin mo. Bagis, napapaisip lang kasi ako. Tungkol saan? Napapaisip ako na parang totoo yung sinasabi ni tate at nanay. Kasi kaninang madaling araw, nagpunta ako sa bahay ng lolo. Ginawa mo yun? Eh di ba nga binugbog ka ng tatay mo nung huli tayong galing doon? Yun na nga. Ang problema, Bagis, nang pumunta ako ron, ayaw sabihin ng lolo kung saan ba matatagpuan si inang sa antike. Sinong inang? Si Lola. Oh, parehas ba yun? Oo. Eh ngayon, baka raw may makarinig. Eh sino namang makakarinig eh? Kami lang dalawa ron, tsaka madaling araw na. Naiisip ko tuloy na baka yung mga nakatira sa dilim, yung nagkukubli sa kadiliman, yung sinasabi niyang baka marinig, eh baka raw kasi maging delikado ang inang ko. Eh kahit naman daw hiwalay sila noon, ayaw niyang mapahamak ang lola ko kasi mahal na mahal niya si Lola.
Iba yun ah. Matalinhaga masyado. Kaya nga eh. Makalipas ang 2 buwan, hindi nagpakita si Tulan sa kanyang lolo dahil mas lalo silang nagiging abala sa pagtatrabaho. Bermans na kasi nung mga panahon na yun, kaya't mas lalo silang nagiging abala dahil marami silang customer sa hardware. Isang araw, nasa lubong ni Tulan ang kanyang lolo habang kasama nito si Kabagis. Uy, Tulan, di ba lolo mo yon? Oo. Lo, saan ho kayo pupunta? Dyan lang. Dyan lang? Eh, bakit may mga dala kayong mga gamit? Wala. Ay, may pagbibigyan lang ako nito. Lolo, huwag niyo sabihing nag-alas sa balutan na kayo. Hindi. Hindi talaga. May bibigay sana ako sa inyo eh. Bagong sweldo ho kasi ako. Ito po, sa inyo na lang po itong isang buong manok. Nako. Hindi na. Sa iyo na lang yan. Sige na, ako'y nag-apura. Nung araw na yon, may pupuntahan pala ang kanyang lolo na para sa kanya ay napaka-importante. Bagis, tara, diretso na tayo sa inyo. O sige, basta promise mo ah, hindi na tayo hihingi pa ng manok kay lolo. Wala naman siya, tsaka huwag din tayong dadampot sa mga ano niya, alaga niya. Sige, basta inom lang tayo. Habang sila umiinom, mga 2 oras lang ang pagitan, bumalik na ang kanyang lolo Emilio. Nandun din noon ang mga magulang niya at nanonood lang habang sila'y nagiinom. Maya-maya pa, may humintong motorsiklo sa harapan ng bahay nila. Nung una, akala nila'y sa kanila pupunta. Pero bigla itong lumiwa at pumunta sa bahay ng kanyang lolo Emilio. Pare, sino kaya yun? Kumakat ako. Ayaw yatang pagbuksan ng lolo mo. Bahala siya. Bahala siya sa buhay niya, Kabagis. Dahil sa hindi lumalabas si Tandang Emilio, nabwisit na yung lalaki. Naglabas ito ng baril at isang beses na nagpaputok at nagsisisigaw. Nang dahil dito napilitan si Tandang Emilio na magbukas ng pintuan. Ay, sino ho ba kayo? Ikaw ba si Emilio? Oo. Kung ganon, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Bakit ho ba? Nakikita mo ito? Oo. Ito ay mother title. Nang ano ho? Nang lupa ko. At itong bahay mo, hagip ng aking titulo. Nako. Wala ho akong kinalaman dyan. Ipinaliliwanag ko lang sa'yo, Emilio, na ang kinatitiri ka ng bahay mo ay sakin. Yung kabila, iba na ang may-ari niyan. Kaya kung ako sa'yo, magbalot-balot ka na. Dahil sa oras na hindi ka pa umalis dito, makalipas ang 1 linggo, tatarakan kita ng kutsilyo sa dibdib. Huwag ho kayo masyadong matapang. Baka nagkakamali lang ho kayo. Hindi ako maaaring magkamali. Ang lupang kinatitirikan mo ay akin. Naintindihan mo, ha? Nang pipikon ka ba talaga, ha? Huwag niyong itutok sa akin yung baril niyo. Huwag ho. Ipuputok ko to pag gusto ko. Magpasalamat ka't kinakausap pa kita ng maayos. Kung iba lang ako, baka kanina pa kita pinutukan. Yung mga senaryo na yon ay kitang kita
ng magkabagis. Agad na ikinuwento ni Tulan sa kanyang mga magulang ang kanilang nasaksihan. Kapansin-pansin na ang tatay at nanay ni Tulan ay parabang walang pakialam. Nay, tay, hindi pa kayo maaring matakot? Baka kasi yung lolo, mapano? Huwag mong intindihin ang lolo mo. Siya nga naman, Tulan. Wala kang dapat naintindihin sa lolo mo. Pero delikado po ang buhay ng lolo. Ano ba? Hindi ka ba nakikinig, ha? Kayang-kaya niya sarili niya. Pinabayaan na lang nila ang pagbabanta ng lalaki. Kaya't nung eksaktong isang linggo na ang lilipas mula nang magbanta ang lalaking yun, nakahanda si Tulan sa maaaring masamang mangyari. Kabagis, darating pa kaya yun? Kung sakali ba, Kabagis, tutulungan mo talaga ako? Siyempre naman. Bakit naman hindi? Salamat talaga, Kabagis, ha? Siyempre. Magkabagis yata tayong dalawa. Hanggang sa inabot silang maghapon ng nakatambay, pero walang dumating. Kapansin-pansin din ang lolo ni Tulan na parabang hindi nag-aalala. Ah, Lolo Emilio! Ah, Puntok! Uuwi ka na ba? Opo. Napansin ko po kasi, parang wala yatang dumating na bisita. Nako, hindi na dadating yon. Kasi, nakakahon na siya. Po? Oo, totoo yon. Nakakahon na siya. Kaya huwag na kayo mag-alala sa akin. Pero nagpapasalamat ako sa iyo, Puntok. Kasi kahit gaganyang-ganyan ka pala, inaalala mo rin ang aking buhay. Siyempre naman po. Kung sakaling dumating nga yung lalaking nagbanta sa inyo, lalaban kami ni Kabagis ng patayan. Salamat naman kung ganon. Nang dahil sa wala naman nangyari, pinagtakahan yun ni Tulan. Tay, Nay? Bakit? Wala naman nangyari. Hindi naman bumalik yung lalaking nagbabanta. Malamang, kaya hindi siya bumalik kasi patay na siya. Patay na? Anong ibig niyang sabihin? Sinong papatay sa kanya? Nagtataka ka pa kung sino? Malamang, ang iyong Lolo Emilio. Pero paano papatay siya ni Lolo? Simple lang. Ang lolo mo, kahit na hindi lumabas ng bahay, kaya niyang patayin ang taong yun. At yan ang iniiwas ko na mangyari sa iyo. Ayokong maipasa sa iyo ang masamang pagkatao ng lolo mo. Itay, may iba ho pala tayo. Malapit na po kasi magpasko eh. Okay, tapos, nais ko po sanang magpaalam sa inyo ni Inay. Bakit? Saan ka pupunta? Nay, si Kabagis po kasi si Puntok. Inaya kong umuwi sa probinsya ng nanay niya. Doon sana ako magpapasko eh. Bahala ka. At saan naman yon? Sa Pangasinan daw po. Pangasinan? Saan ba yon? Sa Luzon po. Ah, sa Luzon. Bakit? May sapat ka ba na pamasahe para pumunta ron? Meron naman po tayo. Ikaw ang bahala. Basta iwanan mo kami ng pera ng nanay mo. Sige ho. Ang totoo nun, hindi siya sa Pangasinan pupunta. Maging si Puntok. Ang plano kasi nila ay pumunta sa Antique upang puntahan ang mga address ng kanyang lola. 23 pa lang ng December, lumakad na silang dalawa at kinuntsaba rin noon ng dalawa ang mga magulang ni Puntok
para kung sakaling magtatanong ito sa magulang ni Puntok, hindi nila sasabihin ang kanilang pinuntahan. Mahusi kasing mag-imbestiga ang ama ni Tulan. Marahil malalaman nito ang katotohanan kung merong mang taong aamin sa kanya. 24 ng Desember, nandoon na sila sa isang bayan sa Antique. Agad nilang tinungo ang address na nakalagay sa papel. Kabagis, sigurado ka ba talagang dito yon? Oo naman kabagis, diyan ka lang. Tapo? Tapo? Sino ka? Lola, si Tulan po ito. Tulan? Apo? Ako nga po ito, Lola. Aba, ang laki mo na, apo. Halika, pumasok ka. Ay, Lola, sandali po. Meron po kasi akong kasama. Sino? Si Puntok po. Sinong Puntok? Si Puntok, yung anak ni Aling Eva. Ah, si Puntok. Halika na rito, pumasok ka na. Lola, sinyang naman eh. Kala ko di mo ako papapasukin sa bahay mo eh. Eh hindi kasi kita napansin. Halika na, pasok na. Pagpasok nila sa loob, dito nila nakita ang malaking kaibahan ng loob ng bahay ng kanyang lola. Hala? Ano ho itong mga dahon-dahon dito? Bakit po yung bahay ng Lolo Emilio? Ang linis. Wala ka makikitang mga dahon, garapon, mga tuyong kahoy. Yun na nga eh. Kaya kami naghiwalay ng Lolo Emilio mo. Magkaiba ang pananaw namin sa buhay. Eh ano pong kinalaman nun sa mga kalat? Ah basta. Siya nga pala. Paano nyo natunto ng bahay ko? Eh, Lola, may address po kasing binigay sa amin si Lolo Emilio. Kaya yun, nagbaka sakali kaming dalawa. Pero nagsinungaling po kami sa magulang ni Kabagis. Sabi namin, doon kami pupunta sa Pangasinan, doon sa may probinsya ng nanay. Pero ang totoo nun, kayo po talaga ang pupuntahan namin para kamustahin po kayo. Kapansin-pansin sa matandang sinyang na ito'y nagagalak sa sinabi ng dalawa. Anong gusto niyong kainin? Kahit ano, ipagluluto ko kayong dalawa. Eh ba nakakatawa naman dahil bago magpasko, dinalaw ako ng aking apo at ng kanyang kaibigan. Lola, kahit ano po. Ah, sige. Lumabas muna ang kanyang lola para mamili sa pinakamalapit na bilihan na tindahan. Lumibot ang dalawa sa loob ng bahay ng matanda. Hindi lang pala sa pagpasok, may mga tuyong dahon at kahoy at mga garapon. Meron din sa kusina. Imbis na mga ingredients sa pagluluto ang nakalagay. Hindi ganon ang kanilang nakita, bagkos mga lupang itim ang nakalagay sa garapon. Ano tong mga to, Kabagis? Hindi ko alam. Eh Kabagis, baka yung lola mo nag-iipon ng ibebentang lupa. Ikaw talaga, Kabagis. Puro ka nalang biro. Di biro yun. Iaanahin niya lupa na yan, di ba? E di itanong na lang natin kay Lola pagdating niya. Napansin ni Puntok na yung isang mas malaking garapon na nakahiwalay, kalahating kulay itim na lupa ang nakalagay doon. Nilapitan niya ito hanggang sa kanyang nakitang sa lupang kulay itim ay merong hayop. Maliit na hayop yon na parabang gagamba. Bagis! Tignan mo ito, Bagis! Ha? Huh? Oo nga no. Ano yan? Tarantula ito! Anong tarantula?
Yung malaking gagamba. Oo nga no. Yun ding oras na yon dumating ang kanyang lola. May bitbit itong lutuin. La? Ah, anong ginagawa nyo dyan? Eh lola, para saan po mga ito? Ah, mga... Ginagamit ko yan, organic ang laman yan. Nilalagay ko sa pananim ko. Di nyo ba napansin ang mga pananim ko sa likod? Meron ako mga gulay. Yan lang kasi ang pinagkakakitaan ko eh. Pero, Lola Sinyang, bakit po may gagamba? Ha? Anong gagamba sinasabi mo, Puntok? Ito ho, Lola. May gagambang malaki. Nako. Ay, paanong nakapasok dyan yan? Ang ginawa ng matandang babae. Binuksan yung garapon na yon at pinabayaan na makalabas yung tarantula. Awala na. Nakapagtataka naman lola, paano nakapasok dyan yan? Eh, siguro nung kumuha ko ng organic, nakalimutan kong isarado kaya pumasok yung gagamba. Ah, ganun po ba? Oo. Ah, sige na't magluluto muna ako. Pumunta sila sa likod upang makita ang mga tanim. Napansin nga nila na sa mismong puno ng tanim ay merong mga kulay itim na lupa na halata mong kalalagay lang. At dito nila napatunayan na yung mga lupa sa malinis na garapon ay doon nilalagay at nagsisilbing pataba. Ay nako, kinabahan ako kabagis ah. Ako rin? Akala ko kung ano ne. Mabait pala lola mo eh. Ba't sinasabi ng tatay mo may kakaiba? Parang wala naman. Tsaka sa palagay ko kabagis, yung ano, mga dahon-dahon na yun, may ibig sabihin yun. Maaaring ginagamit din yun ng lola pampausok dito sa tanim niya para hindi pasukin ng mga kulisap eh nakakasira ng panim yun, di ba? Talaga. Makalipas ang isang oras, pinakain na sila ng kanyang lola. Sadya nga namang napakasarap ng adobong manok. Ah, kain na. Ah, naku, tama-tama, nagugutom na ako. Ah, lola, kayo po. Hindi na. Sige na. Kumain na kayong dalawa at napakalayo ng inyong pinanggalingan. Siya nga pala, dito ba kayo magpapasko? Malungkot ang Pasko rito. Parang wala lang. Opo, lola. Pinili po talaga namin na sa inyo pumunta. Ay, mainam kung ganon. Pagkatapos nilang kumain, agad silang nakatulog. Sa pagtulog naman ni Tolan, meron siyang napanaginipan na kung susumahin ay parabang may katotohanan. Nakita ni Tolan ang kanyang sarili na pinapanood ang lola nito habang nagluluto. At nang ito ay maghain, may nilagay ang kanyang lola na kulay itim na lupa dahil kumuha yon ng lupa sa garapon. At ang mas matindi pa roon, nang ilagay yung lupa ay bigla na lamang itong nawala. Yun lang naman ang kanyang panaginip na parabang may katotohanan. Pagsapit ng araw ng Pasko, may katotohanan nga ang sinabi ng kanyang lola dahil malungkot at walang handa. Ganto pala rito? Boring? Talaga? Boring talaga? Eno, uwi na tayo bukas? Sige, tara! Kinabukasan, pinakain pa silang muli ng kanyang lola. Agad naman nilang nilantakan ang napakaanghang na lutong Bicol Express. Kinabukasan umuwi na sila. Tapos pagdating nila roon, may naging kwento ang kanyang ama. Nako, may pumunta rito sa bahay ng lolo mo. Galit na galit. Ewan ko kung ilang lalaki yun. Tignan nyo, tadtad ng bala yung bahay ng lolo mo. Ha? Teka, tignan ko nga.
Nang tignan ito ni Tolan, tunay ngang napakaraming tama ng bala. Tapos nakita niya roon yung linya na kulay dilaw na may nakalagay na pulis. Oh, may pulis parang dumating dito, Tay? Oh, meron. Pinagbabaril ang lolo mo. Eh, nasaan na po ang lolo? Nasa ospital ba? Wala. Diyan sa loob. Ayaw lumabas. Ibig niyong sabihin, nakaligtas ang lolo sa pang-aatake? O tama, nakaligtas siya. Tulan, kung ibang tao ang lolo mo, natitiyak ko sa iyo, napatay na siya. Kasi, kitang-kita ng mga mata ko nang pagbababarilin siya ng mga lalaki, nandyan siya nakatayo sa pintuan. Yun ang ayokong mapasa sa iyo. Dahil ang lolo mo at lola mo may pagkakaiba pagdating sa kanilang pagkatao. Hindi ko ho talaga kayo maintindihan. Hindi mo ba talaga magetsa? Ang lolo mo ay isang gabunan. Ano yung gabunan, Itay? Aswang. Mataas na uri ng aswang ang lolo mo. Ho, eh di ba nung edad 15 ako, may nababalitang may sumasalakay daw ng mga aswang? Kinakain ng mga alagang manok, baboy, kung ano-ano pa. Pero hindi yun ang lolo mo. Ang lolo mo, matagal nang nagbago. Dahil yung kay Nole. Sino naman po si Nole? Si Nole, para sa akin, isa rin siyang weirdo na katulad ng lolo mo. Aswang ho siya? Hindi siya aswang. Isa siyang albularyo. Oh, eh gano'n naman po pala eh. Paano siya naging katulad ng lolo? Eh, weirdo nga siya. Nakita ko siya minsan nang pumunta rito. Kinakamusta yung lolo mo? Tapos parabang baliwang taong yon. Meron siyang mga kausap sa likod na siya lang yata nakakakita. Kaya nga weirdo eh. Pero sa isang banda, lolo, mabait pa rin po yung Nole. Kasi sabi niyo, siya ang dahilan kung bakit nagbago ang lolo. Ay sabihin na natin ganun, basta weirdo mga yan. Weirdo! Eh, Tay? Ah, may handa ba tayo sa New Year? Eh ba, magkakarne tayo ng aso. Aso? Hindi. Siyempre manok. Ah, hihingi kayo ng manok kay lolo? Hindi no. Ba't ako hihingi? Eh gabunan yun eh. Basta ito, tandaan mo ha. Ngayon alam mo na, nagabunan ng lolo mo. Kailangan mong umiwas, ha? Baka mamaya gawin kang asong niyan. Ohoy, Tay. Sige ho. Kahit na nakapangako na si Tulan sa kanyang mga magulang na hindi siya pupunta sa bahay ng kanyang lolo, hindi rin yon natutupad. Lalo na't kapag nauunang umuwi si Tulan galing sa trabaho, dumediretso ito sa bahay ni matandang Emilio dahil mas lalo siyang naging interesado na malaman kung ano ba ang gabunan. Isang hapon, pumunta siya roon sa bahay ng kanyang lolo at personal na itinanong kung ano ba ang gabunan. Lo? Ah, Tulan. Lo, ano po yung gabunan? Ha? Anong sabi mo? Ano po yung gabunan? Eh, bakit ba? Lo, nagtatanong po ako. Ano ho ba yung gabunan? Aswang. Aswang? Oo. Bakit ba? Lo, gabunan daw ho kayo. Totoo po ba? Total eh, apo naman kita. At mukhang nasabi na sa'yo ng iyong ama ang katotohanan. Oo, ako'y isang gabunan na aswang. Pero apo, hindi ako yung pinagbibintangan na sumasalakay dito ha. Kaya ho pala pinagbabawalan ako ng tatay at nanay na pumunta ho sa inyo. Oh, yun na nga. Kasi ang iniisip nila,
na baka ipasa ko sa iyo ang pagiging gabunan ko. Lo, pwede naman po eh. Huwag mo nga akong binibiro ng ganyan tulan. Lo, gusto ko maging gabunan. Hindi biro ang pagiging gabunan. Ako nga eh. Gusto ko nang matanggal to. Kasi kapag mahina ka magkontrol sa sarili, baka kahit kadugo mo, kakainin mo. Kaya huwag mong sasabihin sa akin na gusto mo. Baka nga ipasok ko sa iyo pagsisihan mo eh. At kapag hindi mo kinaya, baka magpatiwakal ka na lang. Hindi naman ho siguro. Hindi natin masasabi yon. Mas mainam ng ganito. Sige ho lolo, pasensya na po. Isang araw, napadpad si Tulan dyan sa malaking ilog sa kanila. Naliligo kasi siya nung mga oras na yon sa ilog. Hanggang sa biglang may mga dumating na mga nakamotorsiklo. Mga lalaking magkakabarkada yon. Nakita niyang mga lasing ang mga ito. Tapos may kasama silang dalawang babae na lasing na lasing. Kitang kita rin ni Tulan kung paano nila pagtulong-tulungan na pagsamantalahan ng babaeng lasing. Hindi siya nakatiis nung mga oras na yon, kaya't siya na mismo ang lumapit para sawayin ang kapwa niya lalaki. Bakit? At sino ka para pakialaman kami? Pulis ka ba? Hindi. Eh, hindi naman pala. Hoy, bakit ka nakikialam? Aber? Bilang tao, bilang taga rito sa lugar na ito, karapatan kong makialam. Hindi na kasi tama yung mga pinaggagawa ninyo. Mga kasama, may nagpapakabayani. Ito lang ang sasabihin ko sa iyo. Ha, makinig ka. Sa lahat ng ginagawa namin, hindi na ito bago. At alam yan ng dalawang babae na ito. Gustong-gusto nga nila ginagawa namin eh. Pagkatapos namin mag-inuman, yun na ang kababagsakan noon. Kaya huwag kang makialam. Ha? Hindi ito masama. Alam nila ginagawa namin. Hindi pa rin makapaniwala si Tulan sa sinasabi ng payat na lalaki. Kaya't kumuha siya ng tubig sa ilog at binasa yung dalawang babae para magising. Nang magising yung dalawang babae, agad silang nagsisisigaw dahil nagulat sila at sila'y walang mga saplot. Dito na patunayan ni Tulan na nagsisinungaling pala yung lalaki. Nagtatakbo yung dalawang babae na yon. Sa galit naman ng mga lalaki dahil napurnada ang masama nilang balak, pinagtulong-tulungan nila si Tulan. Hanggang sa iniwan nila itong bugbog sarado at sugatan. Pag-uwi ni Tulan sa kanilang bahay, wala roon ang kanyang ama at ina. Bukod tangi, ang lolo Emilio niya ang nakakita sa kanya. Lo? Oh! Eh bakit ganyan ang mukha mo? Binugbog po ako, lolo. Eh ba? Hindi pwede yan. Sino sila? Sabihin mo sa akin. Lo, wag na ho. Ayokong madami pa kayo rito. Ah, ganon. Ah, sige, pagbibigyan kita sa ngayon. Lo, papasok na ho ba kayo sa loob? Pwede ba kayo makausap pa saglit? Ano ba yon? Eh, Lo, gusto ko ho sanang maging katulad ninyo eh. Hindi. Hindi maaari. Ayoko. Lo, papayag ba kayo maging ganito lang ako? Kinakawawa ko ng mga lalaki. Siguro naman, Lo, pag pinasa nyo sa akin yan eh, pwede ko rin tanggalin agad. Oo nga no, pwede nga yun. Dahil sa pumayag na ang kanyang lolo, inabot sa kanya noon ang kulay itim na bato at agad niya naman itong linunok. Simula noon ay malaki na ang pagbabago sa pagkatao ni Kabagis na Tulan.
maging ang kanyang kabagis na si Puntok ay tila ba hindi na siya maintindihan. Hindi na kasi siya yung dating tulan na mahilig makipagbiroan. Uy Bagis, tagay tayo! Tara, sagot ko na lahat. Pulutan, alak, sigarilyo. Bagis, uy! Para kang walang naririnig ah. Layo naman ang tingin mo. O baka naman kasi ayaw mo na akong ka... Aray. Bagis, ba't mo naman ako sinampal? Ibig sabihin nun, ayokong uminom. Umalis ka na nga. Bagis, ba't ka ba nang kakaganyan? Ano bang nangyayari sa'yo? Magkabarkada tayo eh. Sangandikit. Eh bakit may mga ganyan-ganyan? Pag sinabi kong umalis ka, umalis ka! Nakita ni Puntok ang malakihang pagbabago ng itsura ng kanyang kabagis. Kung ano po ang nakikita ninyo sa larawan ng ating video, ganyan na ganyan ang itsura ni kabagis na tulan. Maitim na lalaki na mapula ang mata na akala mo'y nakagamit ng ipinagbabawal na gamot. Malaki rin ang mukha, malaki ang katawan at ang buhok ay hanggang balikat na nakapusod. Nagbago ka na Bagis. Sige, ikaw bahala. Kung ayaw mo kumakasama, bahala ka. Wala kasing kalam-alam si Puntok na ito na ang isa sa pagkatao ng kanyang kabagis. Hanggang sa dumating na rin sa punto na hindi na mapigilan ni Tulan ang kanyang sarili. Dumating ang panahon ng kabilugan ng buwan. Lumabas ito ng bahay nang hindi alam ng kanyang mga magulang. Ang plano noon ni Tulan ay hanapin yung mga lalaki. Kasi nung mga oras na yon, amoy na amoy ni Tulan ang mga lalaking yon. Pinuntahan ni Tulan ang ilog dahil kanyang naaamoy na nandon ang mga lalaki. Hindi nga siya nagkamali dahil yung mga lalaking bumugbog sa kanya ay naroroon tapos naliligo kahit na madilim. Tumalon si Tulan sa tubig at hindi naman yon napansin ng mga lalaki. Hanggang sa isa-isa niya itong dinamba. Yung isa rito namatay at inagos ng tubig. Yung dalawa ay nagtatakbo papaahon sa tubig. Hindi na siya nahirapan na habulin ng mga ito. Dahil sa bilis niyang tumakbo at tumalon, agad niyang nadamba ang dalawang lalaking tumatakas. Nagmamakaawa kay Tulan ang mga ito na huwag silang papatayin. Bakit? Nung binugbog niyo ako, naawa ba kayo sa akin? Anong binugbog? Hindi ka namin kilala. Marahil nakalimot na kayo. Dahil sa ilang araw na rin ang nakalipas. Naalala ng mga lalaki na sa mismong lugar na yon binugbog nila ang isang lalaki. At dito nila naliwanagan na yun nga ang lalaking kanilang kaharap ngayon. Hindi naawa si Tulan sa mga tao na yon. Agad niyang pinag-aasbara ng mga ito. At ang isa pa ron ay minalas. Dahil naputulan ito ng isang kamay, tapos meron itong napakalaking sugat sa leeg, gawa ng talim ng mga kuko ni Tulan. Kinabukasan balitang balita sa kanila, ang lalaking natagpo ang patay sa ilog, tapos yung isa ay nasa kagubatan. Nako, palagay ko, yung lolo mo Tulan na may gawa nun. Alin? Ano yun? May natagpo ang patay dyan sa ilog. Yung isa sa gubat. Kita ko naman eh. Nasuwang ang gumawa nun. Walang iba. Si Tatay Emilio may gawa nun. Hoy Tulan! Ba't ba hindi ka kumikibo? Napansin ko siyang bata ka.
Magmula ng pagkatapos ng Pasko, bagong taon, naging tahimik ka. May problema ka ba, hatulan? Wala ho, Itay. Siguraduhin mo lang. Duda na ang kanyang magulang sa sitwasyon ni Tulan. Nang dahil doon, nagsimula na ito sa pag-iimbestiga sa sarili niyang anak, pati na rin sa kanyang ama na si Emilio. Una, pumunta ang tatay ni Tulan sa bahay ni Tandang Emilio at nakipagkwentuhan. Ah, Ramon, anong mabuting hangin ang nagtangay sa iyo rito sa bahay ko? Sa pagkakatanda ko, simula nang mag-asawa ka, magpahanggang sa ngayon, ngayon mo palang ako, kinibo. Ang laki na ni Tulan. At ganoon na rin katagal ang lumipas na panahon. Magmula nang kausapin mo ko, bakit ka nandito? Tay, meron lang akong gustong itanong. Anong ginawa mo sa anak ko, ha? Nagtataka ka ba kung bakit ganon na ngayon ang anak mo? Oo. Nagtataka talaga ako. Aminin mo sa akin. Ipinasa mo kay Tulan ang pagiging gabunan mo, di ba? Oo! Ipinasa ko sa kanya para maprotektahan niya ang kanyang sarili. Sabi ko na nga, be. Bakit? Galit ka? Di mo ba alam? Yung anak mo pinagtulong-tulungan ng mga lalaki. Gusto rin ng anak mo maging katulad ko. Dahil sa naawa ko sa kanya at gusto kong makaganti rin ang apo ko, binigay ko sa kanya ang aking bertod. O ngayon, alam mo na. Anong gagawin mo, Ramon? Papatayin mo ako? Sige, patayin mo ako. Total matanda naman ako eh. Gawin mo, gusto mo sa akin. Gawin mo! Napakasama mo, Itay. Hindi ko tinanggap yung binibigay mo sa akin. Tapos, sa anak ko pala ibibigay mo? Dala lang ng pagkakataon. Okay. Eh pero ngayon ano na? Lahat ng kasalanan mo? Napasa sa anak ko? Sabihin na natin ganon. Eh wala tayong magagawa ron. Wala. Ginusto niya yun eh. Napakasama mo, Itay. Yung kasalanan mo pinasa mo sa anak ko. O dinaligtas ka ngayon sa kasalanan mo? Eh wala eh. Ayun na eh. Dumating ang pagkakataon na yon. Dahil sa nagalit si Ramon sa kanyang ama na si Emilio, agad niyang sinuntok ang kanyang sariling ama. Hindi naman yon lumaban. Tawa lang ng tawa ang matandang yon. Sa pagkakataon na ito, naisip ni Ramon na walang mangyayari kung sasaktan lang niya ang sarili niyang ama. Nais niyang gumawa ng paraan. Nais niyang maghanap ng remedyo para matanggal ang pagiging gabunan ng kanyang anak. Akala ni Ramon na ito na ang pinakamasakit na mangyayari sa kanyang anak. Hindi niya alam maging ang pagkatao ng kanyang magulang na babae na nasa Antique ay naipasa na pala sa kanyang anak. Dahil isang gabi, nakita ni Ramon si Tulan na nakaluhod sa harapan ng lamesa, kung saan sa lamesa ngayon ay may nakalagay na kakaibang ribulto. May mga nakalagay din na mga kandila. Narinig niya si Tulan na merong sinasambit na kung ano-anong Latin. Agad na gumawa ng paraan si Ramon para masawata yun. Pero kahit na anong ingay niya at sigaw, hindi siya pinakikinggan ni Tulan. Hanggang sa nakaisip siyang kumuha siya ng tubig. Binuhusan niya si Tulan kaya't nabasa rin ang mga ilaw na nagmumula sa kandila. Bigla na lang sumindi ang ilaw na dekoryente na wala namang nagbubukas. Dahilan kung bakit napatigil si Tulan sa kanyang pagdarasal ng Latin. Tulan! Ano nangyayari sa'yo? Ha? Sabi ko na nga be,
napunta na sa iyo pagkataon ng lolo mo. Bakit itay? Pagkatao lang ba ni lolo? Hindi mo ba napansin? Pati pagkatao ng aking lola, napunta na rin sa akin. Itay, ginusto ko ang bagay na ito. Kaya huwag ka nang magtaka kung palagian mo kong makikitahan ng kakaiba. Hindi nagustuhan ni Ramon ang sinasabi ni Tulan, kaya't agad niya itong sinuntok sa muka. Pero hindi yon natinag. Natawa nga lang si Tulan sa pangbibira sa kanya ng kanyang ama. Inulit pa ni Ramon ng 4 na beses ang pagsuntok sa mukha ni Tulan. Pero hindi pa rin ito natinag hanggang sa nang babangagin niya si Tulan ng kahoy. Dito palang kumilos si Tulan. Meron itong inihip. Maniwala kayo o hindi, si Ramon ay hindi nakagalaw. Anong ginawa mo sa akin? Anong ginawa mo sa akin, Tulan? Kahit na ama kita, kayang-kaya kitang ialay. Ito ang tandaan mo, Ramon. Magmula ngayon, maghihiwalay na tayo ng landas. Magsama kayo ni Inay. Pagtalikod ni Tulan, dito palang nakakilos ng maayos si Ramon. At nasabi niya sa kanyang sarili na siya'y naging pabaya. Hindi ko napigilan ang anak natin. Isa na siyang mangkukulam na gabunan. Maging ang asawa ni Ramon ay napaiyak. Kahit pala anong gawin nila, hindi nila mapipigilan ang tadhana ni Tulan. Maging ang kanyang kabarkada na si Puntok ay umiiwas na rin sa kanyang kabagis dahil nga sa biglang pagbabago ng barkada niyang si Tulan. Simula nung mga panahon na yon, bumukod na si Tulan ng bahay. Ayaw na niyang makasama ang kanyang magulang. Tumira ito sa labas ng baryo kung saan merong isang kubo na abandonado at hindi na tinitirhan ng dating may-ari. Ito na ang simula ng pagbabagong buhay ni Kabagis. Ibig sabihin ni Tulan, ito na ang simula ng pagbabago, pero hindi ng kabaitan, kung hindi ng kasamaan ng kanyang pag-uugali. Nang nakabukod na doon si Tulan, dito niya nakikita yung mga taong dating nakalaban ng kanyang lolo at ng lola. Marami ang sumubok noon kay Tulan, pero lahat ng mga ito ay kayang-kaya niyang paslangin nang walang kahirap-hirap. Isang gabi, dinalaw siya ng isang tumpok na mga aswang. Nilabas yon ni Tulan at sinabihan nang, "Hindi kayo nakakatakot. Hindi ba kayo marunong gumalang? Mas mataas ang antas ko sa inyo. Lumuhod kayo sa harapan ko at humalik kayo sa lupa. Halik!" Lahat ng mga yon ay hindi sumunod. Dahilan kung bakit nagalit si Tulan sa kanila. Hindi epektibo ang kanyang salita bilang isang aswang, pero ginamit din ni Tulan ang kanyang salitang Latin na namana niya sa kanyang lola sa Antique. Yon ang ginamit ni Tulan para isa-isang patumbahin ang mga aswang na dumalaw sa kanya. Sa totoo lang, hindi naman plano ng mga yon na makipagpatayan kay Tulan. Ang plano lang nila, alamin kung tunay bang naipasa na ni Tandang Emilio ang pagiging aswang sa kanyang apo. Pero tila ba minalas ang mga aswang na yon dahil napatay sila
ni Tulan. Isang hapon, hindi na natiis ng kanyang kabagis na si Puntok na dalawi ng kanyang kaibigan. May dala siyang napakasarap na pulutan, may alak din at sigarilyo. Kabagis! Kabagis! Anong ginagawa mo rito? Bagis, alam kong matagal na tayo din nag-uusap. Pero Kabagis, maaari ba nating pag-usapan yung tampuhan nating dalawa? Oo, alam kong nagbago ka na. Pero kilala mo naman ako eh. Kaya kitang intindihin sa lahat ng bagay. Kaya Kabagis, usap naman tayo oh. May dala akong alak. Baka naman pwede ka. Hindi ako umiinom. Eh, pulutan, sigarilyo. Tatalikod na sana noon si Puntok nang bigla siyang hawakan sa balikat ni Tulan at sinabing, Kabagis, Kabagis. Oh, Bagis. Tulungan mo ako. Ano? Bakit ka umiyak? Tulungan mo ako, Kabagis. Dito ipinaliwanag ni Tulan na minsan ay bumabalik siya sa dati at kapag nakikita niya ang sarili niyang sitwasyon, gusto niyang mapaiyak. Nung mga oras na yon, bumalik nga siya sa katinoan at sinabi niya sa kanyang kabagis na siya'y tulungan at iparating din daw sa kanyang ama na si Ramon ang kanyang sitwasyon. Sa madaling sabi, may kumukontrol sa pagkatao ng kanyang kabagis. Maya-maya pa, biglang nagbalik sa kasamaan ng itsura ng kabagis niyang si Tulan. Hindi na siya nakilala noon, kaya't agad siya nitong hinagad-hagad. Nagtatakbo naman noon si Puntok at binitiwan yung alak. Hiniwalayin lang siya ni Tulan pagpasok nito sa baryo. Dumiretso siya sa bahay ng kanyang ama na si Ramon at sinabi ang mga nangyari. Ano? Ibig sabihin, alam pa rin ni Tulan ang ginagawa niya. Oho, Mang Ramon. Miyak nga siya. Humihingi sa akin ng tulong. Tsaka pagkatapos noon, parang nagbago na naman si Tulan. Nabulhabol niya ako. Gusto niya akong patayin. Mang Ramon, gumawa na tayo ng paraan para maibalik sa dati yung kabagis ko. Kawawa naman siya, baka mamaya mapano yun. Salamat ah. Kasi di mo pinababayaan yan ako. Huwag ka mag-alala. At hahanap ako ng paraan. Nako eh, sana'y mabilis na makahanap tayo ng paraan kasi kakaawa naman yung kabagis ko eh. Habang naghahanap sila ng paraan, mas lalong sumasama ang ginagawa ni Tulan. Sa gabing yon kasi, may mga namatay na mga alagang hayop. At hindi lang yon, may tao ring nakitang palutang-lutang sa ilog, wak-wak ang tiyan. Palagay ko, yung anak natin na may gawa nun. Eh bakit kasi hindi ka pa lumapit dyan sa ama mo? Bakit di mo sabihin sa kanya na bawiin na pagiging gabunan? Ano? Paano ko gagawin yun? Eh wala na nga dyan si ama. Ano? Umalis na dyan yung ama mo? Oo. Wala na siya dyan. Lahat ng gamit niya tinangay niya. Yun lang, anong gagawin natin? Hindi lang pagkawala ng mga alagang hayop at pagpatay sa mga pag-alagalang tao sa gabi ang nagawa ni Tulan. Kapag meron siyang nakatitigan na tao na hindi niya nagustuhan, kinukulam niya ito nang walang kahirap-hirap. Katulad na lang ng isang matandang babae na pulube na kanyang nakatitigan sa palengke. Hindi nagdalawang isip si Tulan nang hipan niya ito ng orasyon, kaya't ora mismo bumulagta ang kawawang pulubing matandang babae.
Napakasarap talaga magkaroon ng ganitong kakayanan. Dahil sa senaryong yon, marami nang nakapansin ng malakihang pagbabago ni Tulan. Mga tagapalengking dating nakakakilala sa kanya ang nakapansin din noon. May nagreklamo pa nga sa kanya sa barangay, pero dahil sa hindi naman ito sakop ng batas, wala siyang pananagutan at hindi siya pwedeng arestuhin. Humanap din ng paraan ng kanyang mga magulang para may taong makatulong sa kanila. Kaya lang, wala silang makita. Puntok? Pa, aminin mo nga sa akin. Nung Pasko ba, tunay bang sa Pangasinan kayo nagpunta? Mang Ramon, patawarin mo po ako pero hindi ho. Sa Antique po kami nagpunta. Sinamahan ko ho kasi si Tulan eh. Ang tigas kasi ng ulo. Hanapin daw namin yung lola niya. Sabi ko na nga ba, iyon ang naging paraan kung bakit naipasa sa kanya ng kanyang lola ang pagiging mangkukulam noon. Po, paano naman po nangyari yun? Lahat naman po ng kinakain ni Tulan, yun din ang kinakain ko. Tsaka wala naman kaming nakita na kung ano na ibinigay sa kanya. Alam mo, kilala ko ang nanay ko na yon. Kilalang kilala ko siya. Gagawa't gagawa siya ng paraan para makuha niya gusto niya. Mang Ramon, matanong ko lang, di ba gabunan si Lolo Emilio? Tapos mangkukulam naman si Lola Sinyang? Tapos kayo yung anak? Bakit kayo po hindi kayo naging ganun sa kanila? Hindi porkit aswang at mangkukulam ang mga magulang, pati anak magiging ganon. Hindi ganon yun. Sa awa ng Panginoon, hindi naman kami naging tulad ni nanay at tatay. Kaya nga, nang malaman kong ganon, umiwas na ako sa kanila. Lalo na nung kaya ko nang tumayo sa sarili kong paa. Hindi naman mahirap gawin yun eh. Ah, ganon ho ba? Pero, napunta naman kay Tulan ang pagiging ganon nila. Kawawa naman yung kabagis ko. Talagang kawawa. Kaya gagawa tayo ng paraan. Di ba Ramon, may binabanggit kang taong nagpatino noon kay Ama? Ha? Oo. Yung Nole. Kaya lang ang problema, hindi natin alam kung saan ba siya matatagpuan. Di ba? Yun na nga ang problema. Kakailanganin din pala natin yung taon na yun, samantalang sinasabi mong weirdo siya. Ayaan mo na. Hanapin na lang natin. Teka, pupunta ako sa bahay ng Ama. Baka sakaling nakalagay doon yung address ng taon na yun. Pilit na pumasok si Ramon sa bahay ng kanyang ama habang walang tao. Meron siyang nakitang napakaliit na baul. Silyado yun at mukhang mahirap buksan. Pero ginawa lahat ni Ramon at ni Puntok ang kanilang magagawa para ito'y mabuksan. Sa kabutihang palad, nabuksan nila yon at may nakalagay doon na mga iba't ibang klase ng gamit. Pero ang mas pumukaw ng pansin nila, merong isang napakaliit na papel. Ano ho kaya ito? Akin na, babasahin ko. Nang basahin nila yon, nakabaligtad na mga letra ang nakasulat. Pero kung kanilang iintindihin mabuti, ganito ang nakalagay. Sinole, ito lang ang taong makatutulong sa kanila. Yun lang naman ang nakalagay at wala ng iba. Hanggang sa napagtanto nila na sadyang ang alam pala ng kanyang ama na si Emilio na balang araw ay magiging katulad niya ang kanyang apo. Ibig sabihin, alam ni Ama. Kaya pala, iniwan niya ito.
Ramon, hanapin natin ang bahay ng Noli na yun. Eh baka ho sa likod may nakasulat pa. Dito nila nakita sa likuran na may nakasulat na address. Agad nilang pinuntahan ang lugar ni Canole. Pero habang sila'y nasa biyahe, mas lalong nagiging masama si Tulan. Mas lalo niyang hindi nakokontrol ang kanyang sarili sa pagkulam at sa pagkain ng sariwang laman. Nakakahingal. Napakataas ng lugar na ito. Ramon, hindi ko na kayang humakbang. Magpahinga muna tayo. Ah, Mang Ramon, magpahinga po muna tayo. Hindi, hindi tayo magpapahinga. Baka hindi natin maabutan dyan yung Noli. Ang hindi nila alam, paakyat pa lang sila sa kabundukan na nasasakupan ni Canole. Natatanaw na sila noon, kaya nga't nag-aabang na ito sa labas. Nang marating nila yung bahay, nakita nilang nandoon si Canole at nakatayo, tapos nakahubad. Magandang hapon po. Kayo ho ba si Manong Noli? Magandang hapon ho. Ako ho si Ramon. Ako ho ang anak ni Emilio Nagabunan. Hindi ba ho? Kayo si Manong Noli, yung taong nagpatino sa aking ama. Nagpunta ho kami rito para sana humingi ng tulong. Yung anak ko ho kasi, pinasahan ni ama ng pagiging gabunan. At hindi lang yun, yung nanay ko ho, ipinasa na rin niya ang pagiging mataas na uri ng mangkukulam sa aking anak. Manong, parang awa niyo na ho. Tulungan niyo ho kami. Sige na ho, Manong. Maawa na po kayo sa amin. Ganun ba? Sige, makakalis na kayo. Bakit ho? Hindi niyo ho ba kami tutulungan? Pasensya na po pero meron din po akong lakad eh. Medyo mas malayo po sa lugar ninyo. Uunahin ko lang po yun. Mas importante ho kasi to. Huwag po kayo mag-alala. Dadaan po ako sa inyo pag pauwi ako. Alam niyo ho ba'y sa amin? Oo naman. Kilalang kilala ko si Emilio. At alam ko ang lugar niyo. At nakita na rin kita noon. Sige na ho. Baka ho kailangan kayo ng inyong anak. Dadaan na lang po ako ron pag uwi ko. Pero hindi ho ba pwedeng unahin niyo na kami? Titignan ko ho. Pag-alis ng mga ito, gumayak na rin si Canole para puntahan ang sinasabi niyang mas importante. Sa kabutihang palad, napag-isip-isip ni Canole na unahin ng puntahan ang lugar na yun. At ikinagulat pa ni Ramon dahil nauna pa si Canole sa kanilang lugar. Ramon! Ito yung bahay ni Emilio, di ba? Oo. Ito nga ho yun. Saan matatagpuan? Yung anak mo? Wala siya rito eh. Ayon yon sa napagtanungan kong duwende. Manong Noli, dun ho sa labas ng baryo. Dun ho siya. Halika, sama mo ako. Sinamahan nila si Canole papunta sa bahay na tinitirhan ni Tulan. Pagdating nila roon, merong apat na lalaki na sa unang tingin ay aakalain mong mga simpleng tao lang. Nagyabang pa nga noon si Puntok. Hinawi-hawi niya ang mga lalaki. Ang hindi niya alam, ito pala ay mga gabunan din na katulad ni Tulan. Ano ba? Di ba kayo alis? Sinakal noon si Puntok tapos binato sa hindi kalayuan. Hindi naman nagustuhan ni Canole ang ginawa ng isang gabunan na iyon, kaya't agad niya itong kinumpronta. Hoy gabunan, huwag nakakala mong makakalusot ka sa akin sa ginawa mo rito sa kasama ko. Nagkakamali ka! Ginantihan ni Canole ng sapak sa muka ang gabunan na iyon. Tumilapon ito ng apat na hakbang. O kayo,
Ikaw. Lalaban kayo? Subukan nyo. Pwede naman. Tila ba naramdaman ng mga ito na si Canole ay kakaiba? Kaya sila nagsigsilihis hanggang sa pumasok na si Canole sa tinutuloyang bahay ni Tulan. Pasok kayo. Tignan natin anak nyo. Pumasok din sila Ramon at sila Puntok. Nakita nila si Tulan na nandun sa kwarto, nakaupo, nakahubad at pawis na pawis. Ganun pa man hindi nila ito masyadong makilala dahil sa malakihang pagbabago ng itsura noon. Si Tulan ba yun? Hapuntok? Parang oo na parang hindi eh. Kabagis! Tumayo ito at naglakad. Paglapit sa kanila'y agad na sinakal si Puntok at hinagis sa bintana papalabas. Ganon din ang ginawa ni Tulan sa kanyang ama. At nung si Canole ang kanyang babalingan, agad siyang may sinambit na mga salitang siya lang ang nakakaintindi. Biglang parang naging istatwa si Tulan habang iniikot-ikutan siya ni Canole. Tulan, alam kong nagsisisi ka na dahil sa iyong sitwasyon. Tulan, alam kong hindi mo rin kontrolado ang iyong sarili dahil nagsama ang pagiging gabunan at mangkukulam sa iyong katawan. O kayo, anong tinitingin-tingin nyo? Umalis na kayo mga gabunan dyan sa labas dahil pagkatapos ko rito, kayo ang pagbabalingan ko. Nag-alisan nga ang mga ito, kaya't nabalik ang kanyang atensyon kay Tulan. Nakikita ni Canole sa kanyang isip na malaki ang pagsisisi ni Tulan dahil naging ganon siya. At nakikita rin ni Canole na gusto niyang bumalik sa dati. Pinaupo niya si Tulan nang sapilitan. Pinapasok niya si Puntok at ang kanyang ama. Manood kayo. Hindi ito mahirap gawin. Itanim niyo sa inyong isipan na kayang-kaya kong ibalik si Tulan sa dati. Habang nakaupo si Tulan at hindi makagalaw, ang ginawa ni Canole ay pilit na ibinuka ang kanyang bunganga. Kahit na nakakagat na ni Tulan ang kamay ni Canole, hindi niya inaalis ang kanyang kamay sa bunganga ni Tulan at pilit na ipinasusubo yung dahon na hawak niya. Pagkatapos ng senaryo na yon, biglang nagsisigaw si Tulan habang nagsusuka. Napakawari nito ay sinusukan niya ang sarili niyang bituka. Kitang-kita ni Ramon at ni Puntok na may isinuka ito na dalawang bato, isang itim na maliit at isang itim na mas malaki ng bahagya. At ang mas matindi pa roon, yung mga itim na bato ay tila ba nababalutan ng mga maliliit na ugat na galing sa baging. Ano nangyari sa anak ko? Manong Nole, buhay pa ba siya? Buhay pa siya. Alis na ako. Teka ha Manong, iwanan nyo kami. Baka mamaya maging ano na naman yan. Hindi ho. Okay na siya. Natanggal na natin ang dalawang mali sa kanyang pagkatao. Asahan ninyo na magiging okay na siya sa ngayon. Pag-alis ni Canole, dito niya rin napag-alaman sa mga tao na kanyang nadaraanan na yung lugar na yon ay ilang gabi nang sinasalakay ng hindi maipaliwanag na halimaw. Hanggang sa nasabi na rin ni Canole na tapos na ang lahat ng iyon dahil lahat ng mga ito, si Tulan ang may gawa. Magandang gabi sa inyong lahat. Sana'y nag-enjoy po kayo sa mahaba nating kwento at congratulations po
sa 10 nanalo. 7 pa lang po ang nakipag-ugnayan sa mga nanalo. Meron pa pong 3. Makipag-ugnayan na po kayo sa akin sa Viber para po sabay-sabay ko na kayong mapadalhan kahit bukas na bukas. Maraming maraming salamat po and good night sa inyong lahat. Abangan po ninyo ang susunod nating palaro sa mga susunod na araw.